po ang lahat. Sa atin sa piging sariwain pagliligtas niya sa atin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po at naikisa sa ating pagdiriwang ng banal na misa, gayon din ang mga sumusubaybay sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ang pagiging isang matapat na tagasunod, gaya ng isang matapat na naninilbihan sa kanyang amo, ang hinihingi ng Diyos sa atin na siya ring matapat sa atin na nananatili sa kabila ng ating mga kakulangan at pagkakamali. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at inihandog sa Kanya ang buong ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kaninuman bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan, ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan.
Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagata tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati, ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya, nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababaya ang pasukin ng kaniyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ng Panginoon, "Sino nga ang dapat at matalinong, ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-ariang ito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng alipin iyon, matatagalan pa bago bumagbalik ang aking Panginoon, at sinimulan niyang bugbugin ang ipang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay
ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo ang lahat. Paano ba maging isang tapat at matalinong tagasunod gaya ng hinihingi ng ating Panginoon ngayong araw na ito? Magandang talinhaga po yung tagapamahala, no, o kasambahay, no, sa atin mas karaniwan yung tawag na ganoon, no? At ito yung sinasabi ng Panginoon kahapon pa at nung mga unang araw pa, no, na ang isang tapat na nananampalataya ay katulad ng isang tapat at matalinong kasambahay na alam niyang kapag ang kanyang amo'y wala, ipinagkakatiwala sa kanya ang responsibilidad na bantayan ang bahay, na ang mga naiwang gamit ay maaalagaan at maipamamahagi sa ibang tao. At inaasahan ng Panginoon ng bahay na ito, o kung sino man ang may-ari ng bahay na ito, na sa huli-tuli, pag binalikan niya at tinignan ang kanyang bahay, ay napangalagaan ito ng mabuti at mabibigyan ng karampatang pabuya at gantimpala ang siyang magbabantay nito. At hindi po ba't ganito rin ang ating buhay? Buong-buong tiwala na ibinigay ng Diyos ang ating mga sarili, ang ating mga kakayahan at ang ating mga pangarap, na hinihiling niya na sana sa ating buhay ay hindi natin aksayahin ito. Na sana sa ating buhay magamit natin ito para higit tayong magpakatao at higit nating tulungang maging tunay na tao yung ating kapwa. Mga bagay na hindi natin maihihiwalay sa ating mga sarili. At ang hinihingi sa atin, sana wag nating sirain yung tiwalang yun. Marami sa atin iniisip na yung pagpapakabait, darating na lang yan kapag mamamatay ka na. Kasi nga naman, totoo nga naman, na sa mata ng Diyos, ang isang taong nagbabago sa huling sandali ay mabibigyan at magagantimbalaan pa rin ng buhay sa kabila ng buhay na walang hanggan. Pero hindi ba't parang kapag tinignan natin, sinayang natin yung buong buhay natin sa mga bagay na taliwas sa gusto ng Panginoon sa atin? Hindi ba't pagsasayang ng buhay na iipon tayo ng iipon ng yaman ng kapangyarihan kung sa huli hahabulin tayo ng mga taong siniraan natin dahil doon? Hahabulin tayo ng konsyensya natin. Hindi ba't pagsasayang ng buhay din yung hindi natin pagsumikapang pagbutihin yung mga binigay sa ating mga talento dahil lang natatakot tayo o dahil lang ayaw natin ng responsibilidad? Anong ginagawa natin? Paano yung panahon na binigay sa atin? Kung sa mga walang kakwentahang bagay lang ito mapupunta. Pinagkakatiwala sa ating mga kapatid ng Panginoon ang ating mga buhay para hindi ito sayangin. Totoo, may mga pagkakataong mas hirap tayo sa iba. Totoo, may mga pagkakataong ikukumpara natin yung sarili nating buhay sa iba. Pero anong mensahe ng Panginoon? Manatili kang maging tapat dahil hindi ka lubusang walang-wala. Laging may biyaya, laging may kaloob sa atin. Hindi man natin mahawakan ito, subalit ang biyayang ito ay nasa mga taong tumutulong at sumusuporta sa atin. Hindi man ito magagasta, pero mapapakinabangan.
At hindi ba't ito'y mga tanda na ang Diyos ay nagtitiwala sa atin at pinagkakatiwalaan tayo na sana rin ay hindi mawala yung tiwala natin sa Kanya. Kaya paano ba maging isang tapat at matalinong katiwala? Una, yung hindi pag-aaksaya ng buhay natin hanggang sa huling sandali. At ikalawa, yung pagtitiwala sa Diyos na pagkatapos ng lahat ng ating nagawa, Siya ang magpapalago ng lahat ng ito. At hingin po sana nating biyaya yung katotohanan ito na lagi nating maalala sa bawat sandali ng ating buhay. Na sana ay walang sandali ng ating buhay ang masasayang. Sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga paghihirap sa ating buhay. Kasi kung titignan natin, hanggang sa huling sandali, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, sinulit ang buhay sa pag-ibig at pakikiramay sa atin. At sa simula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano ba ako magiging tapat sa Diyos na matapat sa akin? Sa oras na aking gagamitin, sa aking mga yaman, sa aking mga talento. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manamahal kong mga kapatid, manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso at diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama na po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na nagiging tapat sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng walang sawang pagsisilbi sa kapwa sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Magiging tunay dugo.
katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap. Ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain iyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, himabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nakabiak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Disperses all darkness.
the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyo pong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na riyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.